Dear Kuya Bono, tawagin mo na lang ako sa palayo kong JR. Sobrang makaluma kasi ang pangalan ko na pinamana pa sa akin ng aking tatay. Minsan nga naiinis ako kapag tinatawag nila ako sa aking napaka-antigong pangalan. Magandang araw muna sa iyo at sa lahat ng kagaya kong avid listener ng programa mo. Matulayatam amin. Gandang word, Kuya Bono, nang ibig sabihin ay mabuhay tayong lahat. Ilocano, gandang kasi ako. Solid listener muna ako mula pa noong CLS pa lang ang programa mo sa radyo. Nakikinig ako habang nasa ibabaw ng kalabaw na nagpapastol o kaya naman kapag naghahakot kami ng mais. Noong May 2009, kasal ng kuya ko kaya dumating din ang isa ko pang kuya na nakapag-asawa sa Alfonso Lista Ifugao. Noong uuwi na sila, isinama nila ako at dun na ako mag-aaral kaya sumama naman ako. Hindi ko akalain na dun pala ako makakaranas ng sobrang paghihirap at pananakit. Sobrang hirap ng buhay nila doon, Kuya Bono. Ang bahay nila maliit lang, nayari sa anahawat bambo lang na lagi pang sinisira ng kuya ko kapag nalalasing siya, pero inaayos din niya kapag nausawan na siya. Sobrang paghihirap ko doon, Kuya Bono, kasi sa mura kong edad na siyam ay ako ang taga-igib ng tubig, ang layo pa naman ng poso, ako din ang taga-kuha ng panggatong. Ako ang kanilang utosan kahit kaya naman nilang abutin, iuutos pa sa akin. May isang araw, inutusan ako ng kuya ko na isilong yung alaga niyang kalabaw kaya pumunta naman ako. Kasama ko ang pinsan ko dahil meron din silang kalabaw doon. Mainit na noon at inuna namin kasi ang pagkuha ng mangga. Tinatanaw pala ako ng kuya ko. Bulubundukin kasi doon at nakikita mo ang kapaligiran. Sinundan ako ng kuya ko. Kinuha niya yung tali ng kalabaw at ipinalo ng dalawang beses sa likod ko. Tsaka pa niya ako sinipa kaya bumagsak ako. Umiyak na lang ako noon, Kuya Bono. Hindi lang yun ang pananakit na naranasan ko mula sa kanya. Maraming beses pang nagkamali lang ako ng konti, nakakatikim kaagod ako ng bagsik niya. Ganon din ang ginagawa niya sa kanyang asawa, Kuya Bono, binubugbog niya, lasing man siya o hindi. Talagang ang kuya kong yun, Kuya Bono, ay sadyang mapanakit. Noong January 2010, papasyal yung dalawa kong auntie sa Isabela kaya isinama ako. Nung nasa bahay na kami sa Isabela, ayoko nang sumama sa kanila pa uwi ng Alfonso Lista, pero kinumbinsi nila ako kasi sayang daw ang isang taon kasi mag-aaral kung mag-stop ako kaya sumama na lang ulit ako. Nung days pa lang bago ang closing ng school, namatay ang anak ni Auntie Karang na babae kaya dumating ang pinsan, uncle at yung tatay ko sa Alfonso Lista. At nung umuwi na sila, sumama ako. Nilakad lang namin ang barangay Ngileb, Tulaya. May relatives kami doon kaya doon muna kami nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, naglakad ulit kami, Laya to Dalig, Kalinga. Ganon din, nagpalipas din kami ng gabi at kinaumagahan, lakad ulit. Di ko na alam kung saan yung tinuluyan namin na mga kabag-anak din namin. Hindi kami nagtagal, Kuya Bono. Kumain lang din, tuloy ulit sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa Cagayan City, Isabela. Maraming alam na daan yung mga matatandang kasama namin, puro shortcut sa kabukiran na di ko matandaan kung saan. At nung nasa Cagayan na kami, doon na kami sumakay ng bus hanggang sa Barangay Santa Maria, Cagayan. Naglakad ulit kami sa kabukiran hanggang sa makarating na kami sa aming barangay. At doon na ako sa aming barangay pinagpatuloy ang aking pag-aaral, Kuya Bono. At sumaya na ulit ako. Okay, Bono, mahirap din ang pamumuhay namin sa Isabela pero sobrang saya. Hindi mo ramdamang hirap sa buhay kasi tulong-tulong sa mga gawain.
Sobrang sipag ng nanay at mga kapatid ko kaya mas marami ang oras ko sa pakikipaglaro. At nung umuwi na ako ng Isabela, hindi na ako nakaranas ng palo o pananakit dahil bunsong lalaki ako. At ako ang idol nila kaya hindi ko naranasan ng palo mula sa aking mga magulang. Sa kuya ko lang naranasan ng pananakit. At nung grade 6 na ako, piyesta noon sa aming barangay ay dumating naman yung kapatid ko na taga Alfonso Lista. Nakipag-inuman sila sa bayaw namin at biniro siya na sa Isabela na lang din siya tumira. Lihim akong nag-wish na sana ay hindi niya papatulan ng biro na yon. Pagkatapos ng piyesta ay umuwi sila sa Alfonso Lista pero bumalik din. At sa aming barangay na nga sa Isabela sila tumira. At gaya ng inaasahan ko Kuya Bono ay mawawala ang katahimikan sa aming pamilya sa Isabela dahil sa aking kuya. Lagi siyang naglalasing at nagwawala ng walang dahilan. Naaawa ko ng sobra noon sa aking nanay kasi hindi siya nakakahinga kapag ganon. Tumatakbo siya kung saan saan para humingi ng tulong. Sobrang sakit sa ulo yun Kuya Bono, riribok ti pinagbiag sabi nga nila sa Ilocano. Nung graduate na ako ng elementary, tatlong lalaki kami noon at limang babae na magkakabatch sa aming barangay. Sobrang inis ko pa noon dahil kami ay naabutan ng K-12. Kami yung first batch Kuya Bono ng K-12. Ang layo pa naman din ang paaralan ng high school sa aming barangay. Naglalakad lang kami sa kabukiran, mahigit isang oras, may tatawi rin pa kaming isang aripit at ilog. Pag tag-ulan, abot hanggang tuhod ang putik pag lumaki ang ilog, naglalangoy kami. Nung sa aming barangay, tatlo lang kaming lalaki ang nasa high school at puro babae na. Kami ang magkakasama sa maglalakad tuwing umaga at hapon. Nung unang linggo ng pasukan, okay pa naman kasi may kasama pa ako pero nung pangatlong linggo na, nag-back out na yung dalawang lalaki na kasama ko sa aming barangay kaya ako na lang ang lalaki. Kaya tuwing uwian, sumasabay ako sa mga babae kasi takot akong mag-isa sa paglalakad kasi ang layo talaga. Lagi nila akong inaasar, pinagtitripan kasi bata pa ako noon. Umiiyak na lang ako noon Kuya Bono at lalo pa nila akong aasarin kapag ganun kaya sinadya kong huwag na lang sumabay sa kanila. Nag-solo flight na lang ako. Naisipan ko pangang maghinto na lang noon ang pag-aaral kaya lang naisip ko anong gagawin ko sa amin. Magpapastol lang ng kalabaw kaya pinagpatuloy ko pa rin hanggang sa natapos ko rin ang taon na yon. At noong grade 8 na ako, doon na nagsimula ang saya sa pag-aaral ko kasi may kasama na ako. Sina Janimar, Insan Amin at Junel. Sila na ang kasama ko sa paglalakad tuwing umaga at hapon. Maganda ang samahan namin na may halong kabulastugan. Oo Kuya Bono, malayo ang nilalakad namin pero hindi namin ramdam yung pagod kasi marami kaming ginagawa sa daan. Kagaya ng pagkuha ng saging, itatago lang namin yon. At sa mga susunod na araw kapag hinugna ay tsaka namin kakainin. Kumukuha rin kami ng nyog, lungboy at mais. Maraming prutas sa dinadaanan namin Kuya Bono. Hindi sa amin yon pero pwedeng kumuha basta huwag lang sobra para hindi mahalata ng may-ari. May isang hapon noon, uwian na. Nauna kami ni Insan Amin kasi may tinago kaming saging. Nung makuha namin ang saging ay dinala namin ito sa ilalim ng puno ng mangga. At habang kumakain kami ay biglang may dumating na isang babaeng kabarangay namin. Nagtago kami ni Insan Amin pero sinisilip namin ang babaeng yon. Hanggang sa bigla siyang umupo sa harap namin at ibinaba ang palda at panty niya. Umihi siya sa harapan namin at hindi niya kami nakita. Pero kami ni Insan Amin, kitang-kita namin ang makapal niyang buhok. Tawa kami ng tawa nung makaalis na siya Kuya Bono. Lunes hanggang Huwebes lang ang pasok namin noon Kuya Bono kaya tuwing Biyernes kumukuha kami ng puso ng saging at sa Sabado kumukuha kami ng pako sa ilog at sa madaling araw ng Linggo, 4 a.m. naglalakad kami ng nanay ko. Minsan yung ate ko dala yung mga paninda namin, pako at sabunganay o puso ng saging.
Nilalakad namin hanggang Barangay Santa Maria, Kuya Bono, kasi dun lang ang sakayan noon papuntang Cagayan City. Wala nang iba at sa palengke, dun na kami nagbebenta. Isa-isa para mas mahal. Pagbagsak kasi, bagsak presyo din. Ganun lang ang simpleng pamumuhay sa amin noon, Kuya Bono. Lahat ng taga sa amin, ganun. Hindi lang kami. Oo, mahirap ang pamumuhay pero sobrang saya naman. Kasi tuwing uwian na ng hapon nung galing sa school, mag-iigib lang ako ng tubig tapos laro na. Maraming laruan sa amin, halo-halo, kasado o babaro, lahat magkikipaglaro, babae, lalaki, walang arte. Magkikilaro lahat gaya ng bawang base, butterball, entrance, holen, batil at basketball. Noong high school ako, Kuya Bono, may pera ako, hindi naman marami pero nakakamerienda kahit anong gusto ko at may pampusta pa ako sa basketball. Ang ginagawa kasi namin noon ng tatay ko, nagtanim kami ng saging at nung nagbunga, ako lang ang pwedeng magbenta, wala nang iba. Bantay sarado niya ito araw-araw kaya pagkuha ng mga kapatid ko, magagalit siya. Matanda at sakitin na ang tatay ko noon, kaya di niya na kayang magbuhat ng mabigat. Pag nagbebenta ako ng saging linggo-linggo, binibigyan ko lang sila at mas marami yung sa akin kaya sobra ang allowance ko sa isang linggo. May pampusta pa ako sa basketball at wala din naman kasi akong bisyo noon kundi merienda lang at basketball. Noong high school ako, Kuya Bono, hindi ko talaga naranasan yung love life na yan. Marami ang nagkakagusto sa akin, pero wala akong gusto. O, Kuya Bono, marami ang nagpapapansin sa akin noon. Sinusulatan ako, tatlong babae yata ang nagsulat sa akin pero di ko binasa. Pinunit-punit ko lang mga yun. Kasi wala pa akong interes sa mga babae noon. Pero masaya pa rin kahit walang love life kasi maraming barkada, maraming kabulastugan. Isa ako sa bobo sa school, Kuya Bono, kasi tamad akong mag-review. Puro lang ako laro. Pero lagi naman akong pumapasok kaya pasang awa pa rin ang grado ko. Napaka-bobo ko naman, Kuya Bono, pero bakit grade 7 hanggang grade 12 na sa section A ako? Puro magagaling ang mga klase ko. Ako lang ang naligaw na walang kaalam-alam. May isang araw ng grade 10 na ako. Wala kaming ginagawa sa school noon kaya hindi kami pumasok. Nasa plaza kami, naglalaro ng basketball. Marami kami, Kuya Bono. Tatlo kami sa aming barangay. Si Iting at Dumagang ang kasama ko. Nakita kami ng teacher namin. Pinapauwi kami pero hindi namin sinunod. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalaro ng basketball. Pero makaraan ng ilang oras, principal na ang dumating kaya nagsipagtakbuhan na kami. Pinapunta ang parents namin sa school pero hindi ko yon sinabi sa magulang ko. May isang gabi, malakas pang ulan, tapos may kumakatok sa pinto ng bahay. Nung tingnan namin, si Babing, yung kaklase ko. Tapos sabi niya kay tatay, "Uncle, ito po, pinapabigay po ng school." Nung binasa ng tatay ko, pinapapunta nga siya sa school. Hindi nakalagay sa sulat na ako ang dahilan kung bakit siya pinapapunta sa school. Nakipag-meeting nga si tatay at noon nasermonan ako pero hindi naman nagalit kasi nagdahilan ako. Sinabi ko lang na nanood lang ako ng basketball at nadamay. Graduate ako, Kuya Bono, ng high school na zero girlfriend pero hindi ko masabi na boring kasi marami namang barkada at maraming libangan at laro. Taong 2017, niyaya ko ng pinsan kong security guard sa Maynila. Sumama ako, Kuya Bono, kahit na 17 pa lang ako noon. Nag-apply din akong secure at natanggap ako. Kaya ako nga ay naging SG sa isang subdivision. Hindi naman kasi halatang bata pa ako kasi matangkad ako. Kaya lang ay hindi naman ako nagtagal, Kuya Bono, dahil hindi ko kinaya ang magpuyat. Umuwi ako ng Isabela at nagpatuloy sa pag-aaral ng college. Nag-enroll ako sa ISU Cagayan sa kursong pangarap ko talaga, Criminology. Kaya lang ay na-close na ako kaya pumunta ako sa HRM pero ganun din, close na kaya Electrical Engineering ang na-enroll ko.
Tinulungan ako ni Christian Reginaldo noon sa pag-enroll. Pero nung pasukan na, canceled na yung kurso namin kaya lahat kami ay napunta sa electronics na hindi ko naman gusto pero nag-aral pa rin ako. Dalawa tatlo lang ang subject namin sa isang araw noon at kapag Sabado ay advanced ROTC at nung time na yon ay kinailangan magpakalbo. Noong mga panahong yun din ako natutong magbarkada, Kuya Bono. Natuto ding uminom ng alak kasi kapag wala kaming klase, nasa basketball court kami, dumatayo at lagi kaming panalo kasi malalakas ang mga kasama ko. Ako lang ang pinakamahina kaya pag nanalo kami, may pambili na kami ng alak at pulutan. At tuwing umuwi ako sa baryo namin araw ng Sabado, naaawa ako sa mga magulang ko kasi namumroblema na naman sila sa allowance at pambayad ko sa boarding house ko. Kaya noong second semester, hindi na ako nag-enroll. Kusa na akong huminto kasi walang-wala mga magulang ko. Ang mga kapalid ko naman ay may kanya-kanya ng pamilya at may bunso pa akong kapatid na nag-aaral din ng high school. Dahil doon ay naisipan kong mag-apply ng trabaho sa mga inasal kamayan. Ako naman ay pinalad na matanggap at okay naman ang trabaho. Mababa nga lang ang sahod pero masaya naman. Noong may 5 months na ako doon, nag-apply din ang dalawang magpinsan na kabaryo ko, sina JM at Sid. Si JM ay tomboy, Kuya Bono. Hindi pa rin ako nagkaka-girlfriend noon, Kuya Bono. May nagpapapansin pero hindi ko pinapansin. Tapos nung may trainee na babae, doon na ako nagsimulang magka-interest sa babae. Dalawa sila, sina Angelica at Charlene. Ang gusto ko, Kuya Bono, ay si Angelica kasi matangkad, mabuti, magandang pangangatawan at malaki ang hinaharap. Si Charlene naman, maliit na morena pero malaki din ang hinaharap. Kaya nagpapansin ako noon kay Angelica kahit suplada, inaasar-asar ko. Hindi naman niya ako sinusungitan, Kuya Bono, pero yung iba naming kakru, napakasungit niya. Pero sa akin, hindi. Pagsabay nga kami ng break time, sabay kaming bibili ng ulam sa labas. Ako maghahawak sa payong niya tapos yung kamay niya. Pinapasok niya dito sa kamay ko. Kaya nasisiko ko ang hinaharap niya, Kuya Bono. At si Charlene, lagi din yun sumasama sa amin. Nasa likuran lang namin siya at sumusunod. Ang problema lang, Kuya Bono, may boyfriend si Angelica noon. Kaya nang medyo sweet na kami, nagtapat siya sa akin na may gusto daw si Charlene sa akin kaya pinatulan ko, Kuya Bono. Sa kabila ng katotohanan ng hindi ko siya gaanong type at si Angelica talaga ang type ko kaso nga may boyfriend siya. And then nag-resign si Angelica at kami naman ni Charlene ay nagkapatulan na. Mapera si Charlene, Kuya Bono. Pag kumakain nga kami sa McDo or Lomi, siya ang taya kasi ang style ko noon, kunwari, bubunot ako ng pera, kaya lang tinatagalan ko para mauna siyang magbayad. Tsaka naman ako bubunot pero sabi niya, huwag na, bayad ko na, next time ka na lang. Dalawang linggo lang ang inabot ng relasyon namin ni Charlene, Kuya Bono, dahil may bagong trainee. Tatlo sila magkakaibigan at magkaka-boarding pa, katabi ng boarding house namin. Nagkagusto ako kay Melanie. Biniro-biro ko lang tapos sumukay naman sa trip ko. Lagi din kaming magkasabay umuwi paggabi kasi medyo malayo ang boarding house namin sa inasal. Kunwari niyayaya ko siya magkape sa boarding house. Sabi ko, bili ka ng kape kasi wala dito. Tapos pupunta naman na may dala pang tinapay, Kuya Bono. So ganun nga, kahit closing pa kami, maglaba lang siya tapos diretso na siya sa boarding house ko. Hinahatid ko na lang ng madaling araw. Tapos nung medyo nagsawa na ako sa kanya, Kuya Bono, pinormahan ko naman si Danica. At si Irene naman, pinormahan ni Sid. Pero ako ang close ni Irene noon. Naglolomi din kaming dalawa kapag sabay kami ng break time. At lagi din kami magkasama sa paglalakad. At ganun nga, Kuya Bono, pag may bagong trainee na maganda, binibiro-biro ko, sumasakay naman sila, pero pag iba ang magbiro sa kanila, napakasungit nila. Kaya nga ako noon, Kuya Bono, ay nabansagang tirador ng trainee. At nung pumunta ako sa boarding house nila JM, yung kabarangay kong tomboy, may pinakilala siya sa akin, si Iyang.
So ayun nga, kinuha ko ang CP number ni Iyang at FB niya, kaya naging textmate kami. Napaka-sweet niyang magsalita, Kuya Bono, hindi boring kasama. Maliit din siya pero cute. Mas matanda nga lang siya sa akin ng 2 taon. Kaya lang sa itsura ay parang 16 lang siya. Nung nakilala ko si Iyang, Kuya Bono, hinayaan ko na ang mga trainee. Nag-focus na ako kay Iyang. Lagi akong pumapasok sa boarding house nila kahit bawal ang lalaki doon. Hinahabol-habol nga ako ng landlady nila eh. 2 beses ako nahuli nung una, nagtago ako sa ilalim ng kama pero nakita niya ako. 2, tumakbo ako sa CR pero nakita pa rin niya ako. Kaya si Iyang na lang ang pumupunta noon sa boarding house ko. Doon na din natutulog kasi may wifi doon, kaya doon lagi ang tambayan niya. Uuwi lang siya sa boarding house nila pagpapasok na ito ng trabaho. Noong November 7, 2019, kasal ng pamangkin ko na nakapangasawa sa Ramon Isabela, kaya pumunta kami ni Iyang. Pumunta muna siya sa bahay nila para kumuha ng damit. Tapos nagbiyahe na kami hanggang Luna sa bahay ng kuya kong nakapangasawa doon. Hinihintay namin yung jeep ng ate ko na siyang sasakyan namin papuntang Ramon. Walang ibang karga ang jeep kundi kami lang na magkakapamilya. Kaya nagtaka sila kung bakit may kasama akong babae. Nahihiya at tahimik lang ako noon. Then sabi ng tatay ko, ipakilala ko naman daw ang kasama ko. Ang sabi ko naman ay tanongin niyo ang pangalan niya, kaya lang si Iyang ay nakayuko lang, iyang hiya din. December 2019, umuwi ang kuya ko galing ng Saudi. Noon naman ako kumuha ng motor na hulugan kasi may bonus ako. Noong New Year, ang saya-saya namin dahil first time na kompleto kami. Umuwi din kasi ang ate ko na nagtatrabaho sa Maynila at kuya ko na nasa Saudi. At noong January 2, 2020, kasal ng pinsan namin sa baryo, kaya balak namin ni Nasid at JM noon na makisaya muna kami. Noong nagbibihis na ako, pinapayuhan ako ng tatay ko. Marami siyang sinasabi na oo lang ako ng oo pero hindi naman ako nakikinig. Ganon kasi siya, Kuya Bono. Marami siyang payo. Tapos nung aalis na ako, humingi siya sa akin ng 100 na panggala daw niya sa kasal kinabukasan. Pero wala akong naibigay kasi wala talaga akong pera noon. Noong pinuntahan ko na sina Sid kasi angkas kaming 3 sa motor ko, at si Sid ang driver kasi di pa ako masyadong marunong noon, nakita ko yung tatay ko sa labas ng bahay namin na parang kumakaway sa amin pero di ko yan pinansin. Umalis pa rin kami at ayun nga, nakipagsayawan muna kami. Tapos nung uuwi na sana kami ng Kawayan, walang gas yung motor. Nung tingnan namin yung kolong-kolong na nakaparada sa tapat ng bahay ng ate ko, doon ay may litro-litro ng gasolina. 2 litro ang kinuha namin at nilagay sa motor ko. At kinaumagahan, Kuya Bono, diretso duty pa ako, closing. Tapos nung out na kami, umiiyak na tumawag ang ate ko. Yung tatay daw namin nasa ospital. Lasing daw ito at nahulog sa katre. Kaya naka-uniform pa ako noon, sinakyan ko ang motor ko kahit hindi pa talaga ako magaling mag-drive. Nagbiyahe ako from Kawayan to San Mariano. Pagdating ko sa San Mariano, nasa poneraria na ang tatay ko at wala na itong buhay. Napakasakit para sa akin, Kuya Bono, kasi ang huling hiling niya sa akin na 100 piso na hindi ko man lang naibigay. Nagpasalamat na lang ako dahil naging napakabuti siyang ama sa amin. Noong nagka-pandemic na, doon na kami hindi nagkikita at nagte-text ni Iyang. Iyon pala, nakipag-asawa na siya. Noong May 2021, niyaya ako ng pinsan ko sa Maynila para mag-apply daw bilang security guard, kaya lumuwas nga kami ng Maynila. Napakababa ng sahod, Kuya Bono.
12K isang buwan, 3,500 yung boarding house. Pero share naman kami ng pinsan ko pati sa tubig at kuryente at pagkain. Kaya lang wala ding natitira, kaya nung may nag-apply ng fisherman, sumama din ako pero nung ibinigay ko na ang PSA ko sa agency, hindi nila tinanggap dahil wala daw itong record. Nung nasa Maynila ako, Kuya Bono, nakachat ko si Daisy na nasa Binondo pala at ako naman ay nasa Sampaloc noon. Lagi ko siyang niyayayang magkita kami pero ayaw niya. Hindi raw siya nakikipagkita sa mga lalaki kaya gumawa ako ng paraan para makita ko siya. Nag-encode ako ng resignation ko at sabi ko sa kanya walang pagprintan dito kaya nakisuya ako sa kanya kasi may printer sila. Kaya nung naprint niya na yung resignation letter ko, nagpasama ako sa pinsan ko para puntahan siya sa Binondo. Kasi hindi ko pa alam ang pasikot-sikot noon sa Maynila. Pero bago na bumili muna kami ng prutas at ibibigay ko nga kay Daisy bilang pasasalamat sa kanya. Tapos nung nakita na namin siya, nakaramdam ako ng paghanga sa kanya kasi matangkad siya at maganda ang pangangatawan. Hindi ko nga lang kita ang mukha niya noon kasi naka-face mask siya. Hindi ko nakita ang kagandahan ng mukha niya. Tapos noong January 2022, umuwi na ako para ipaayos ang PSA ko. Tapos sabi ng mga taga-munisipyo, 6 months daw ang hihintayin. Kaya bumalik pa ako ng Maynila. Ganun pa rin, Kuya Bono, chat-chat pa rin kami ni Daisy ng ilang buwan hanggang sa wala na. Then nakachat ko si Irene pero wala na din si Irene sa manginasal, Kuya Bono. Sabay-sabay kaming umalis noong nagka-pandemic na. Kaya niligawan ko sa chat pero mag-antay daw ako. Ilang buwan ko din niligawan yun, Kuya Bono, tuwing day of ko pumupunta ako sa kanila. At nung kasal ng pinsan namin sa Alfonso Lista, hiniram ko ang motor ng kuya ko at pumunta kami ni JM. Kabisadong kabisado ni JM ang daan, Kuya Bono. Dumaan muna kami sa bahay nila Desiree noon, nakikain kasi birthday ng papa niya. Ang ayoko lang kay Irene noon, Kuya Bono, kahit na kami na noon ay marami siyang manliligaw sa chat. December 5, 2022, nagbabasketball kami noon, kalaban namin ang Jollibee. At nung natapos ang laro ay dumiretso kami ni Jomar sa Bajeto, Kawayan kasi nandun na ang mga kasama namin. Nung hinahanap namin sila, naglalakad kami na Jomar tapos biglang may tumawag sa middle name ko, Infiel, sabi niya. Kaya napalingon ako. Nung tingnan ko, si Daisy pala. So ayun, nagkamustahan kami. Dalawang linggo na raw siya sa Kawayan at siya muna ang magbabantay sa pwesto nila sa Bancheto. At noon na nga, Kuya Bono, nadugtungan ang ugnayan namin ni Daisy. Noong December 8, 2022, birthday ni Irene kaya pumunta ako sa bahay nila. Hiniram ko ang motor ng kuya ko. Noong hapon na umuwi na ako habang nasa biyahe, nag-iisip ako kung saan ako pupunta at naisip ko si Daisy. Chinat ko muna. Biniro ko lang na tara sa Merake, sabi ko, at pumayag naman dahil sarado daw ang Bancheto. Ang Merake, Kuya Bono, sa mga hindi nakakalam ay isang lugar kung saan paboritong puntahan ng mga tao. Para itong park na napakaraming bugambilya, may restaurant din doon, may live band at may sayawan sa gabi. Sumama siya sa akin, Kuya Bono. Noon ay para kami magjowa na naglalakad-lakad sa Merake Garden, magkahawak kamay pa. At di ko pa nililigawan, Kuya Bono, sinagot na ako. Pero kinukulit-kulit ko siya nung nasa Maynila pa lang ako. Ayaw lang niya. Dahil doon ay naging dalawa ang girlfriend ko nung January. Laging pumupunta si Irene sa Kawayan dahil nag-a-apply ng trabaho. At kapag nakapagpasa na ng resume, sa boarding house ko na siya tatambay, natutulog at paghapon tsaka pa lang siya uuwi.
Pagkasama ko si Irene, restrict ko si Daisy. Pagkasama ko naman si Daisy, restrict ko naman si Irene. Palitan lang sila Kuya Bono na nakakasama ko. Then si Daisy bumalik ng Maynila at si Irene ay sa Kawayan lang nagtrabaho. Pero nasa boarding house ko lang siya kapag break time niya. Ang ayaw ko sa kanya, mag-aangkas sila ng manliligaw niya pag uuwi sila ng Burgos. At yun ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Nung okay na ang PSA ko at nakuha ko na rin ang passport ko, nag-resign na ako ng manginasal buwan ng January 2023. Then lumuwas nga ako ng Maynila para mag-apply bilang factory worker sa Taiwan. Pero nung pinasa ko na ang documents ko, may mali na naman sa PSA ko dahil ang JR o Junior sa passport at UMID ko ay nakatapat sa pangalan ko. Pero sa PSA yung JR nasa apelyido, ipaayos ko daw. Pero nag-apply pa rin ako sa ibang agency pero ganun pa rin. Malaking abala at gastos na naman yun Kuya Bono. Kahit ang ginawa ko ay nag-apply ako sa ibang agency kaya lang ganun din ang sinabi. Ipaayos ko daw. Dahil doon ay naisipan kong waiter na lang ang applyan ko sa Middle East. Habang nag-a-apply ako, sinabi ng pinsan ko na guard na mag-duty muna ako. Kaya naman nabalik ako sa pagsisikyo habang nag-a-apply abroad. Nakadalawang interview ako Kuya Bono. Employer interview, napakahirap ng tanong. Puro standard, puro English pa naman. At ang dami pa naming aplikante kaya natatawa na lang ako. At nung hindi ako tinext ng agency, nag-try ulit ako ng application para naman sa Saudi. At napakarami ulit aplikante. 5 a.m. andun na kami nakapila tapos 5 p.m. pa natapos. At 45 lang ang kinuha. At awa ng Diyos Kuya Bono, na-select din ako. Pinagpirma na kami ng kontrata at sinabi na ang mga kailangan o mga requirements at ang sahod. Antayin na lang daw namin ang update ng agency sa medical. Ayun nga Kuya Bono, habang nagjo-duty ako ay naghihintay din ng tawag mula sa agency. Dalawang buwan ang nakalipas, wala pa rin kahit nag-follow up ako. Tapos ang sabi nila, "Sir, sorry, nagbawas ang company ng tao at isa ka sa natanggal." Sobrang inis ko Kuya Bono, gusto ko silang murahin. Ang tagal kong naghintay pero wala din pala akong mapapala. Kaya winidraw ko na lang sa kanilang passport ko. Sa sobrang inis ko Kuya Bono, gumawa agad ako ng resignation letter sa security agency at umuwi na lang ako ng Isabela. Wala din lang akong napala sa Maynila. Ang baba pa ng sahod ko sa pinagdutihan ko. Sabay kami ni Daisy na umuwi Kuya Bono. Umuwi din siya ng Kawayan kaya sabay kami nagbiyahe. At doon ay pinaayos ko ulit ang PSA ko. Pinasa ko din ang copy ng passport at UMID ko. Isang buwan din akong natambay sa baryo Kuya Bono. Nakikianin ng mais hanggang sa tinawagan ako ng pinsan kong may bakanting posting daw sa Paranaque. Matangkad at may lisensya ang hanap, 21K isang buwan, stay in pa, kaya lumuwas ka agad ako ng Maynila. Habang hinihintay ko ang PSA ko, duty muna ako Kuya Bono. Sarap buhay dun Kuya Bono kasi nasa loob lang kami ng bahay, tagabukas lang ng gate. Pag lumabas na sila, wala nang gagawin. Cellphone na lang, tapos yung kwarto namin naka-aircon pa. Kaya pag night shift ako, nakikinig lang ako sa programa mo Kuya Bono. Naisipan kong maghanap ng agency sa Facebook at may nakita naman ako. Nung tingnan kong address, nasa loob lang ng subdivision kung saan ako nagtatrabaho kaya kinabukasan, ginamit ko ang e-bike at hinahanap ko ang agency na yon. Ang lapit lang pala, pwedeng lakarin. Kaya nung November 2023, nag-update na ang taga-munisipyo namin, okay na daw ang PSA ko. Kaya kumuha na ako sa SM. At agad akong nag-apply Kuya Bono. Linggo, 24 hours ang duty ko para Lunes, day off ko. Pupunta ako sa agency para mag-apply. Sobrang daming aplikante Kuya Bono. At parang nawawala na naman ako ng pag-asa. 9 a.m. ako pumunta na tapos ako 6 p.m. na. Screening at fill up pa lang ng biodata at exam, umabot pa ng isang araw. Tapos kinagabihan, duty na naman ako kaya 48 hours Kuya Bono na wala akong tulog.
Dalawang beses na ganoon dahil bumalik ulit ako para mag-follow up. Pero ganoon pa rin ang pinagawa. Hanggang sa pangatlong beses at sa wakas ay line up na din ako. At nung final interview na namin, kinakabahan na naman ako kasi marami ulit kami. Pero sa awa ng Diyos, isa ako sa naselect. Sa sobrang excited ko, Kuya Bono, nagpasa kaagad ako ng resignation letter sa security agency. Dahil gusto ko munang magpahinga, total may naipon naman akong pang placement ko. Hintayin na lang daw ang update ng agency kung kailan ang medical. Umuwi muna ako nun sa aming baryo. Sobrang boring at magastos pa. Mauubos lang din ang naipon ko. Tapos biglang may nag-chat. Pinsan ko, may bakanting posting daw sa Cubao. 27,000 naman ang sweldo isang buwan. Kaya dali-dali akong lumuwas, Kuya Bono. Hindi na ako nagpaalam sa nanay ko noon kasi wala siya, nagpunta sa bukid. Dalawang buwan din akong nag-duty sa Cubao, Kuya Bono, at sa wakas ay tinext na ako ng agency for medical. At masaya ako noon dahil ang resulta ng medical ay fit to work na ako. Ngayon, Kuya Bono, ay dalawang buwan na ako dito sa Taiwan. Okay naman ang trabaho dito at malaki-laki na rin ang sahod. Si Daisy, okay naman kami. At pag-uwi ko dyan sa Pilipinas, pag natapos ko ang aking unang kontrata dito sa Taiwan, ay pakakasalon ko na ang babaeng pinakamamahal ko. At pangako, Kuya Bono, isa ka sa magiging ninong ko. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana'y mabasa mo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, JR. Kaugot na JR, una sa lahat maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig sa ating programa. At maraming salamat din sapagkat ikaw pala ay tagapakinig na nung una pa lang, nung CLS pa lang. Tunay nga, hatid na leksyon ng iyong kwento ay pinatitikim muna tayo ng hirap, pigati, sakit ng katawan bago tayo biyayaan ng magandang buhay. Kaginhawaan. And I believe na yung sitwasyon mo ngayon ay simula pa lang ng mga blessings na darating pa sa'yo mula sa ating Diyos. Basta't magpapatuloy ka lang sa pagiging mabuti, hindi lamang sa iyong pamilya kundi sa iyong kapwa. And I do hope na magiging tama din ang pagpili mo ng makakatuwang mo sa iyong buhay. Congratulations, kahugot na JR, at maraming salamat muli. Ngayon sa ating mga shoutout, mula sa nagdaang kwento, ang kwentong baliktad na kwento ni Nadja. Boss Ames, 30, maraming salamat. Jenny Adame, shoutout to you. Pa-shoutout here in Hong Kong, hindi ako nakatulog, sabi ni Margie Tumbali. And shoutout, Kuya Bolo, listening here in Riyadh. Wait ko po yung pagbasa mo sa story ko. Sinend ko last week mula kay Jess Medico. Parang wala naman ako nakitang Jess Medico. Pero I'll check it again. Listener here in Qatar, yes, meron na ulit talaga. Lagi talaga ako nag-aabang, Kuya Bono. Pa-shoutout sa pamilya ko dyan sa Pinas. Espartero, Tajan, Berdin, Manalo family. Lalo na sa mga anak ko sila Thor, Glimmer at Aki. Mula kay Janine Espartero. Martes, Raymundo. Good evening, Kuya Bono. Shoutout naman from Taiwan. Take care and God bless you too. Marites Raimundo. Vivian Kerna, 9652, hello everyone, listening from Germany. Nora D1S, good day Kuya Bono, shout out po sa mga taga-barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija, especially to my asawa, Naro Carino, at dalawa kong anak na sina Steph, nasa Baguio, at Joel, na nasa Jeddah, at sa miss na miss ko ng apo ko, Amari, at sa mga friend ko dito sa Hong Kong, na laging tambay sa hotel, si Marlene Saldua,
Jane Amugawen at Maria Teresa. And mula naman kay Crisabel Dizan, shoutout ka Kuya Bono, Papa Van pala, sabi niya. Shoutout po Papa Van, Family Dizan ng Manyalong. Itinama naman sa ni Mylene Batuelong, sabi niya, si Papa Bono yan. Okay. Salamat, Mylene. Napa-flutter ako kapag ang nakikita niyong video ay ako, tapos iniisip niyo ako si Papa Van. Eh, guwapo yun eh. Si Kumpari Van na dating manager ko. Nance Sayan, yes, may bago na naman. At John Paul Dumaliang, good evening Kuya Bono, listening here in Delphine Albano, Isabela. And hello guys, listening from Santa Maria, Isabela, sa amin naman ni Ezequiel Malanao. And Jim Donida, pa-shout Kuya Bono, salamat, amin, nice story po. Crizel Marcelino, same tayo Nadia, college graduate din ako at nagtatrabaho din dito di aircon kaso DH lang dito sa Saudi. At never ko naman yung ikinahiya sa mga tao dahil ako bumubuhay sa pamilya ko at hindi ang asawa ko. Kaya sa lahat ng DH na katulad ko, huwag nating ikahiya ang trabaho natin kahit katulong lang tayo. Crizel Marcelino, tama, walang dapat ikahiya yan dahil marangal yan. Ate kong panganay ay napakatagal na din dyan sa Saudi Arabia at isa din siyang domestic helper at lahat kami ay natutulungan niya. So, walang dapat ikahiya yan. Ronald Casalamitao Jr. Ronald Casalamitao Jr. Magulo yung kwento ng buhay ko, sabi niya. Aayusin mo yan. Mylene Batuelo, shout out to you. Antonia Arellano, 1818, pa-shout Kuya Bono. Tonette from Hong Kong, God bless your channel. God bless you too. Fred Da Simeon, 7692. Hello Kuya Bono, pa-shout from Manaan, Luhong, Tinok, Ifugao. Always abanger niyo ako since Campus Love Stories pat ngayon na may SIT, Kahugot, and DKB. I'm always your Kahugot. Thanks po, maraming salamat, Fred Da Simeon. Thank you so much. Daisy Lynn Ferrer, pa-shout Kuya Bono, Bidanya family dun sa Comon, Aritao Nueva Vizcaya. Thank you Kuya Bono, more stories sa ISU Liwliwak habang agtatrabaho ako dito ay Doha, Qatar. It's me, Daisy Bidanya. Pasigaw Kuya Bono, Brenda Ariola po from Chuen Wan, Hong Kong. Pasensya na kayo sa pronunciation ko sa mga Chinese words ha. Brenda Ariola, may nagtama sa akin dati yung pagbasa ko sa Chuen Wan, Hong Kong. Parang Chen lang yata yon, silent U. Tama ba? Anyway, mula naman kay Asamedia. Pashab ko yung mga watching here in Kuwait. Isa po akong avid listener ninyo. Maraming salamat. Asaminda. Asamindia. Kumusta po kuya at sa lahat ng kahugot? Very great story, Nadia. Mula naman kay Julius. I say kahugot na Julius ito. Pa-subscribe po kayo sa channel ni Julius. Siya ay story sender natin. Excuse me. Noong nakaraan, taon. Jonah Delphine Farinas. Tama ba? Hindi. Jonah Del Farinas pala. Kuya Bono, thank you sa bagong story. Love you po. Love you too. Jonah Del. And Elizabeth Lagunday. Katuwa meron ulit. Rahima Budi, assalamualaikum po, dear Kuya Bono. Maraming salamat ulit sa bago na namang mapapakinggan namin. We will support you sa YouTube channel mo po. Shukran, Rahima Budi. Marites, wow, congrats to you for sharing your wonderful story. Salute you for being too strong with all the trials you had been through. Thank you also, Kuya Bono, for this new upload. Ang tagal na akong nag-aantay. Hoping one day, may share ko din ang story ng buhay ko if God permits. Marites, we'll wait for that. Again, a great story mula naman kay Gijon. Gijon. Ayan, mahirap kasi magbasa ng mga pangalan dito sa YouTube kasi yung mga handlers nyo ang nagpapakita. Bimbo Tamang, 9886. Tagat tumawini ako, madam. Saan banda nakabili yung asawa mo ng lote or saang baryo?
O, si Nadia, calling Nadia, pakireplyan ito. Sa mga kahugot nating story senders, kahit na inililihim nyo ang inyong mga pagkatao, kung pwede naman sigurong mag-reply kayo, please lang sa mga comments, ano? Lalo na kung merong direct na tanong sa inyo, pakireplyan po sila. Please lang. Cristiano Anya, pa-shoutout from Naguilian, Isabella. Cristiano Anya. VC Kabaguan. Yes, may bago ulit. Magkikinig ko. Salamat, Kuya Bono. God bless you always. Nympha Adukol. I'm listening again, Kuya Bono. Salamat, Nympha. Love Leia Krabahal. Very nice story, Kuya Bono. Pa-shout po ulit from Malaysia with love. Kenji Pascua. Sa wakas meron ulit. Sana ako din ang mabasa ang kwento. Babasahin natin yung kwento mo, Kenji, sapagkat napagbigyan mo yung kahilingan kong i-video mo ang sarili mo. Ito mga kahugot ha. Ito yung pambuhay natin sa Kahugot TV. Yung kwento ni Kenji sapagkat siya ay nagpadala talaga ng video na hello mga kahugot, ako si Kenji at ito ang ako ang may-ari ng kwentong ito. Yun ang pambuhay natin sa Kahugot TV. So watch out for that. Mag-upload pa rin tayo ng story sa Kahugot TV kahit na anong tawag doon? Restrict ba yun? Anyway, i-re-apply daw sabi ng YouTube sa September next month. So, ang gagawin natin sa Kahugot TV talagang may video sa unahan pa lang. Hello Kahugot, ako ang may-ari ng kwentong inyong mapapakinggan ngayon. Ganon ang gagawin natin. So, kailangan sa mga nagbabalak mag-send ng story dyan, kaya nyong gawin yon para mabasa yung kwento nyo sa Kahugot TV, okay? Rose Caroline Jose, salut sa iyo Nadia, ang ganda ng kwento mo, para talaga kayo sa isa't isa, kahit anong mangyari, kayo talaga, true love talaga, mula kay Rose Caroline Jose. And Daphne Apatas, wow, nagmayadmitin the power of love ko nana. Juvie Senese Sinense, ang ganda ng kwento, yung tiwala talaga ang pinanghawakan, yung effort solid, congrats sa inyong dalawa, mula kay Juvie. Mayflor Cortez Cuda 91, what a great love story, napakatibay na pagmamahalan, thank you also, kahugot na Mayflor. Ang oras ay alas 4:23 ng umaga, kaya nagtitilao ka ng mga manok, kung umaga dyan sa inyo, good morning sa inyo. Ira, ganda ng story sabi ni Ira. Tagapilig Abajo Alto kasi, lalakarin pa loob at gingab masipi. Ito yata, ito ba yung tanong ng ano ni Nadia? Ay sagot sa tanong. Sagot ni Nadia sa tanong. Tagapilig Abajo Alto kasi, lalakarin pa loob or gingab masipi. Nadia, tama ba? Negrita Colaja, hello sa'yo. Ganda naman ng love story niyan. Alia Lynn Pancho, hi listening from Tumawin Isabela. Uy, kabayan ni Nadia. Magandang araw po sa inyo. Pa-shot. Hindi pa nakaka-uwi si Nadia, di ba? Or August ba, September ang sinabi niya? At ayaw daw niyang tumira doon sa biyanan niya dahil hindi niya ka-vibes yung lalaki na biyanan niya. Maganda actually yung kwento niya. Yung nanay ng asawa niya ay Best Actress Award. Magandang araw sa inyo. Pa-shoutout Kuya Bono, Ate Mado and Miss Sarah from King Abdallah Hospital in Bisha, KSA. Sa Brave 5221. Listening here in Kuwait to Marjorie Sahor. And Remeline Carpio, thank you Kuya Bono, pa-shoutout. Always listening. Maraming salamat, Remeline. And Eden Madriag, ang ganda ng story. Ano pong name ng agricultural supply nyo dito sa Tumawini? Nadia, please reply to these questions, no? Oily Rocky, 6932, galing. Pa-shoutout ko yung bono watching here in Qatar. Isa pa akong avid listener, ganda ng kwento. Rowena Gamad, shoutout to you. Ganda ng kwento, sabi ni Yam Sokram. Ay, ang haba na ng ating shoutout. So, lahat na nagpa-shoutout, shoutout sa inyo. At next time, agahan nyo na lamang ang magpapa-shoutout, okay? So, sa lahat ng nakinig sa kwentong tampok natin ngayon, JR, and sana si Daisy ang makatuluyan mo na, or kung merong iba man, hindi mo masyadong in-emphasize kasi yung karakter ng bawat babaeng dumaan sa'yo.
Gusto naming malaman yon. Sa lahat ng magpapadala ng kanilang kwento, siguraduhin yung ma-describe nyo yung itsura, ugali ng ang tao na magiging parte ng buhay nyo. Kasi we care. Kailangan naming mahulaan kung yan ba ay bagay sa'yo. At syempre, bago mo ma-describe yung mga tauhan sa kwento mo, i-describe mo muna yung sarili mo. Kung ano bang ugali mo, anong gusto mo, di ba? Kung anong itsura mo. Mga kahugot, required ang magpadala ng picture. Lahat. Wala kaming binabasa na walang picture. Kaya lang, option nila kung ipapakita nila yung picture nila o kaya ay 4 our eyes only. Kami lang dito ang dapat makakita. Option po nila yon. Okay? And kung willing kang ipakita yung pictures mo, you don't need to describe your looks kasi makikita din naman namin. Okay, so again, JR, maraming salamat at sa lahat ng mga kahugot na muling umantabay, naglaan ng oras sa ating programa. Maraming salamat. Stay healthy, kahugot. Stay safe and God bless us all.